Mauuna raw ihain ang kaso kung naisa pagpatay sa tinuturong middleman na si June Globa Villamor kaysa sa pananambang sa broadcaster na si Percy Lapid. Sa programang Wag Po ng 1PH, sinabi ng kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa na meron pa rin pinaplansya ang DOJ para patibay ng kasong kognay sa pagpatay sa mamamahayag. Yung kay Kapersi, nagbibilay lang ng konti dahil meron pa silang inaantay ng mga pag-iimbestiga o pagtatanong para mabuo din ng gusto yung kay Kapersi. Gusto nila palakasin yung kay Kapersi bago nila isampa itong kaso. Okay. Well, sir, mauna yung kay June Villamor. Yes. Samantala, isang inmate at panibagong person of interest mula Palawan ang nasa kustudiya ngayon ng NBI at inaasa makapagbigay linaw sa kaso sa pagpatay kay Lapid. Nasa frontline balitang yan, Marlene Alcaide. Mula Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan, inilipad papuntang Metro Manila ang inmate na ito. Nakasuot pa ng bulletproof vest at helmet ang inmate nang dalhin sa NBI Detention Facility kagabi. Siya ang panibagong person of interest sa pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid. Kinuna na kanina ng salaysay ang naturang inmate. Wala pa namang pahayag si Justice Secretary Boy Remulla kung bakit umabot ng Palawan ang mga sangkot na inmate. Pero ayon sa kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa, ang bagong person of interest na ito ang isa sa mga posibleng magbigay linaw sa kaso. Meron silang mga loose end na ipinagduduktong-duktong. Maring isa yan doon sa mga loose ends na yun. Alam mo naman, meron pa rin tatlo na nasa labas pa na hindi pa rin natapit ng pulis. Ano? So if yung mga loose ends, I don't want to preempt what the DOJ will be saying tomorrow or on Saturday. Ayon sa tagapagsalita ng pamilya Mabasa, unti-unti nang lumilinaw ang kaso ng pagpatay sa mamamahayag. Matatandang sinabi kahapon ng kampo ng mga Mabasa na pinangalanan na sa kanila ng Department of Justice ang mastermind. Kagabi, sinabi ni Attorney Berteni Causing na taga Bureau of Corrections daw ito. Yung kakasun bang mastermind kung sakali, siya po ba ay inmate o siya po ba ay opisyal ng Bucor? Anyway, marami namang opisyal. Opisyal siya. Bahala na kayo manguna kung sino. Opisyal ng Bucor. Idinetalya rin ni Attorney Causing ang tunay umanong nangyari mula sa utos ng mastermind hanggang sa pamamaril sa broadcaster. Ayon daw sa mga affidavit na nakuha ng Department of Justice, may number 2 ang mastermind sa krimen. Sa magkakahiwalay na salaysay ng mga inmate na hawak ng NBI, sinabi nilang ipinatawag ang mga gang leaders para pag-usapan ng isang project para sa tinawag nilang tanda. Yan ang tigumalaw, sila pa nag-funding nila, gastos pa sila. Ang pangako na po ay kalayaan at ang sa takot din nila ay dapat nilang gawin. Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na motibo sa pagpatay kay Kapersi. Pero ayon sa isang inmate, ipinadala sa kanya isang video ng programa ni Lapid. Bukod dito, lumutang rin ang tinatawag na lalaking Cinderella ng DOJ na binanata ng broadcaster sa kanyang online commentary show noong September 5. Alam niyo ba na merong opisyal sa Department of Justice na tinaguri ang lalaking Cinderella, ngayon ay nakatira na sa isang pangunahing subdivision sa lalawigan ng Laguna. Ba, mahal na subdivision yan. Dati, walang-wala yan sa buhay eh. Ha? Kaya, paano niya ngayon ipaliliwanag ang kanyang biglang pagyaman? Dapat ito isalang ito sa lifestyle check. Sa programang The Chiefs ng One News, sinabi ni Attorney Causing na lumabas ang utos na patayin si Lapid sa mismong araw kung kailan umere raw ang episode tungkol sa tinatawag na lalaking Cinderella ng DOJ. It was the day when Mr. Percy Lapid live streamed his program showing the video taken of a subdivision, a house of that man he called as Lalaking Cinderella ng DOJ. And then there were cars lined up on the side of the road beside, on the side of that house. So it was also on September 5, according to Mr. Joel Escorial, that he was told and asked to accept the contract to kill Percy Lapid. Sa Sabado raw, sasampahan ng reklamo ay tinuturong mastermind sa krimen na pinangalanan ng DOJ sa pamilya Mabasa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5.